Good morning, everyone. Welcome to our morning daily devotional. Bago po ako magpasimula, nais kong kamustahin ang bawat isa. Kamusta ka na nga ba sa ikalimang buwan ng quarantine? Ano na ang kasalukuyan mong sitwasyon ngayong may dinaranas na pandemya ang mundo? Patuloy ka pa din bang nananampalataya na malapit nang matapos ang pandemya? O isa ka sa mga napapagod na sa tinatawag na new normal? Napapagod na kung paano mag-ingat sa bawat paglabas ng tahanan? Napapagod na kung paano proteksyonan ang sarili sa COVID-19? Sa pagbili ng alcohol, face mask, face shield at kung ano-ano pang mga bagay pang iwas sa virus? Pagod na sa bawat pag-uwi mo mula sa trabaho na kailangan mo munang isanitize ang iyong sarili at ang mga gamit bago ka makapasok ng tahanan? O ikaw ba ay isang medical frontliner, police, sundalo o tao sa checkpoint na napupuyat at napapagod ang katawan sa trabaho na nagnanais ng mapabilis ang pagresolba ng pandemya nang makauwi at mayakap mo ang iyong pamilya? Pagod ka na ba na imbes kumonte, mas lalong dumadami ang mga infected ng COVID-19. Pagod ka na ba kakaisip ano naman kaya ang mangyayari sa mga susunod na araw? Kapatid, if you are one of those I have just mentioned, you are losing peace and hope. Allow me to read what the Bible says in NIV version in Matthew chapter 11, verses 28 to 30. It says, "Come to me, all who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." How to find rest, hope, and peace? Number one, come to Jesus. And it says in verse 28, "Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest." If you are weary and burdened, find rest in God's presence. Come to Jesus that you may find hope. Isaiah 40:31 says, "But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint." In times when you feel like nowhere to go, come to Jesus. He is our living hope. There is no other way but Him. Jeremiah 14:22 says, "Do any of the worthless idols of the nations bring rain? Do the skies themselves send down showers? No, it is you, Lord our God. Therefore, our hope is in you, for you are the one who does all this." Whatever you are going through right now, remember that Jesus is our hope. As it says in Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Everything happens for a reason. This time of pandemic will pass. All we have to do is to trust God's plan, come to Jesus, and put our hope in Him. Second, leave everything to Jesus and do His will. 1 Peter 5:7 says, "Cast all your anxiety on Him because He cares for you." The Lord loves us so much that He would not know our need and sufferings. He sees us. He hears us. One thing we might be lacking, the word self-realization. I would like to ask you, my brothers and sisters, what have you realized for the past 5 months of pandemic till now? I hope you have realized that we cannot live peacefully following our own ways and will. We need to surrender to the will of God. As it says in Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your paths straight." If there is someone to lean on, it would only be Jesus. Whatever you have been thinking before and during pandemic, leave it all to Jesus. Surrender to His will now. Because whatever we do, we cannot live the perfect life we wanted, even if we have possessions, position, and power. And for my conclusion, for the past years of our lives, we have followed our own
will. We only got tired and didn't succeed. Today, why don't you surrender your life to Jesus and do His will, for it is easier and lighter. The true rest is found in the work the Lord has entrusted us. It is not burdensome. It is a life-changing, life-achieving, and life-fulfilling purpose. Where else will you go? Come to Jesus, leave all your worries to Him, find rest, hope, and peace in Him. May the Lord be blessed with the sharing of His word. Shall we pray? Heavenly Father, we thank you for today. Salamat po sa pagmulat ng aming mga mata sa oras na to, sa araw na to, na tunay nga po isang pagpapala mula sa iyo. Thank you, Lord, for the life that you have given us, for the abundant life that is yet to come in us, in the mighty name of Jesus. I pray, Lord God, patuloy dinadalangin namin ang aming bansang Pilipinas na ikaw po ang manguna. We speak deliverance over COVID-19 in our nation sa pangalan ni Jesus. Lahat po, Panginoon, ng na-infect ng COVID-19 will recover in the mighty name of Jesus. Salamat po sa pamunuan po namin sa aming Pangulo, sa lahat po, Panginoon, ng nanunungkulan sa aming gobyerno, sa kabababaang posisyon. Patuloy po namin silang dinadalangin, hinihingan ng karunungan na nagmumula lamang sa iyo para sa kanilang gawain sa bawat araw, sa kanilang tungkulin. At salamat po sa protection nila, sa kalusugan ng kanilang buhay, maging ng kanilang pamilya, sa pangalan ni Jesus. And for today, Lord God, I pray, Lord, for all the medical frontliners, sa aming mga kapulisan, sa aming mga sundalo, sa lahat po, Panginoon, ng nag-aalay, nagsasakripisyo ng kanilang mga buhay, nang sa ganun, Panginoon, malutas o mabilis ang agarang pagkasolusyon ng COVID-19. We even pray for the potent vaccine that will be discovered very soon and will be useful, Lord God, hindi lamang sa aming bansa, maging sa mga ibang karating na bansa. Salamat po, Panginoon, na patuloy kong kapurihan mataas sa aming mga buhay. That today, Lord God, we surrender our lives. When we, Lord God, get tired, we will find rest in you, hope in you, and peace in you. Na patuloy, Panginoon, hayaan mo na ma-realize ng bawat isa sa amin na ang kapahingahan ay nasa paggawa ng iyong kalooban, ng iyong kagustuhan para sa aming mga buhay. For our purpose, Lord God, is not to please people or not to please this world, but to please you alone. Salamat po, Panginoon, ikaw ang mapurihan at mapagpala patuloy sa aming mga buhay. This we all ask and pray. In Jesus' mighty name we say, Amen and Amen.